Hey, so welcome ulit sa ating virtual classroom or channel. So recap lang, last time we talk about measuring precipitation o yung mga rain gauge. Meron tayong napag-usapan na bucket type, tipping bucket rain gauge. Merong mga grounds, ground sensor or ground-based na sensors. And then you have earth observing satellites. And then sa last part, kung maalala nyo, may pinakita tayo na online source ng precipitation data na sa Philippines, na pwede tayo maka-download, maka-view ng data, and then maka-download ng data na pwede natin i-copy yung data para ma-analyze. So for this particular video, papakita natin no, yung bali explore natin yung website na yon, which is managed by ASTI, yung na-mention natin na Advanced Science Technology Institute of the Department of Science and Technology, no? And then papakita natin kung paano i-prepare yung precipitation data para mas ma-analyze natin, no? Given yung data. So ngayon, type nyo lang, no? Type nyo lang FMON ASTI, lalabas na yung field sensor. Na actually, hindi ganito yung dating GUI nito, no? Yung GUI. Pero ngayon, ito na, no? Ito na yung bagong interface niya. So ito, makikita mo merong mga, itong mga red out, that's na blue, tsaka red, ito yung parang legend. So i-off lang natin yung ibang sensor. Pag off nyo, i-click nyo lang. So again, kailangan ng, kasi website to, kailangan may internet. So itong ARG, ito yung mga blue na sensor. So yan yung automated rain gauges. Ito namang WLMS ay yung mga water level monitoring system. And then yung AWS ay weather station, automated weather station. So kung i-off nyo lang, so yan, pwede nyo lang i-off yung iba, no? So lahat ng blue water level monitoring system ay yung mga pula, no? So by the way, ang ARG tsaka ito, automated weather station, yan yung dyan mo makukuha yung rainfall data mo, no? And then yung ito naman, yung WLMS, yung water level monitoring sensors, dyan makukuha yung data ng water level. So yung mga WLMS, naka-install yan sa mga bridges, no? Kung saan sinusukat nila yung taas at saka baba ng tubig, no? Which is very helpful pag, kunwari, pag may ulan o may bagyo, tapos na namo-monitor natin yung pagtaas ng tubig sa certain cross-sections of river, for example. So, ito makikita natin, no? Pwede natin i-zoom in. Gamit din yung roller ng mouse nyo. Zoom in tayo sa Cagayan de Oro, and then makikita nyo na maraming available na ano, no? Automated rain gauges dito sa Cagayan de Oro. Tapos sa pag-view ng data, dito lang tayo sa data visualization. So, dyan makikita mo yung list of gauges, stations. Tapos pwede lang mag-search dito kung saan yung area na gusto nyong hanapan ng station. Tapos dito, makikita natin, ito yung available na mga sensors. Dito naman, makikita natin kung ano yung available na data, no? May water level, may rain, may tandem. Ito yung tinatawag natin na tandem. Dalawa yung sinusukat. Water level, tsaka rainfall. So, hanap tayo ng pwede nating ito, no? Example na lang, ito, Pigsagaan, Cagayan de Oro City. Pwede nating tingnan yung or San Simon. Sa San Simon, dalawa yung data niya, no? So, pwede nating tingnan. So, ito, no? Ito yung available na data ng San Simon. And then, ito, San Simon Bridge, Cagayan de Oro City, Region 10. Elevation is given. And then, you have the long lat. So, ito yung coordinates value ng sensor. And then, you have the sensor type, water level and rain. Ito yung mga data na available. So, mapapansin nyo dito, naka 10 minutes. So, 17:30, 40, 20:30, 40. So, naka 10 minutes na interval yung data. And then, meron kating data dito ng water level na above mean sea level. So, yan. Pwede mong iselect kung ilang entries yung gusto mong makita. So, yan, no? Sa pagkuha ng data, pwede mo lang i-copy ito. So, highlight mo lang.
And then, pwede mong i-copy-paste actually sa Excel. No? So, copy-paste lang sa Excel and then, pwede mo nang i-analyze. No? So, yun yung, depende lang kung anong gusto mong data dito. May rainfall tsaka water level. Lalo na sa mga gustong, or nagbabalak na gumamit ng mga ganitong data sa mga thesis nyo. So, pwede nyo actually gamitin ito. No? Kasi real-time naman yung data dito. Almost real-time. And available siya na naka per 10-minute na interval. So, maganda yung data na andito na. So, pwedeng magamit. So, meron na tayong na-prepare dito na data. No? So, for example lang, ito naka 15 minutes na interval ng time. So, ito naka minutes. Ito naman is naka hours. So, kadalasan ganito yung makukuha mong data for precipitation. Like yung pinakita natin kanina, naka 10 minutes na interval. So, yan. Mas maganda na ganun kasi nakikita mo yung variation ng temporal variation ng rainfall per 10 minutes or 15 minutes. So, sa data na to, sample data na to, yung rainfall data natin is naka 15 minutes interval. So, ito, gauge rainfall. So, every 15 minutes, ito yung data na kukuha. So, ayan. Tsaka yung unit dito, hindi millimeters. So, sa data natin dito, naka millimeters yung data, naka meters naman yung water level. Dito sa sample data natin, naka inches. And then, cumulative gauge rainfall. Kung napapansin nyo, nag-a-adapt lang to, no? 0.02 plus 0.05 equals 0.07 plus 0.33 equals ganito, no? Nag-a-adapt lang. At itong rainfall intensity naman natin is inch per hour. Kung mapapansin nyo sa units, naka-inch per hour, ibig sabihin, ilang or anong depth ng rainfall at a certain hour. So, ganun. No? Sa pagkuha naman ito, kung makikita nyo yung equation, ito lang, no? Kasi cumulative naman. So, 0.02 minus 0 divided by 0.25 kasi 15 minutes yung interval. Pwede rin gawin natin na diretso tayo dito sa kung ano yung na may measure per 15 minutes. For example, 0.02 divided by 0.25. So, ang 0.25 hours, kasi naka-inch per hour, corresponds to 15 minutes. So, ibig sabihin, sa loob ng 15 minutes, ganito karaming rainfall yung na-record. So, yan yung rainfall intensity. No? Yan. So, pareho lang yung lalabas yan. So, yan. Cumulative kasi kaya sinubtract yung dito. No? Ang napapansin nyo dito, nakasubtract yung 0.07 minus 0.02 equals 0.05. Okay? So, yan. Pwedeng diretsuhin lang. So, dito sa gauge rainfall natin, kasi ito naman yung nasusukat per 15 minutes. So, ang rainfall intensity is automatic. Ilang amount ng rainfall yung nasusukat per 15 minutes. So, i-divide mo lang sa 15 minutes or 0.25 hours para makuha mo yung rainfall intensity na inch per hour. Okay? So, meron ka ng tabulated na data. Yeah, later lang natin konti, no? So, kadalasan, ang representation ng ating rainfall is yung tinatawag natin na hyetograph, no? Or yung graphical representation ng ating rainfall. Ginagawa natin yan dito sa prepare tayo ng yan. Yeah. Or mag-start na rin tayo sa line. Ano, no? Pwede rin para doon, no? Start tayo sa line. Ito ay rainfall in inches. And then, dito pala yung dapat. Nalito ako sa, ayan. So, unahin natin yung time. And then, naghang na siya. Bali, ang gagawin natin ngayon is dalawang types ng ano, no? Mali pala yata yung graph na gamit natin. Dapat ay yung sinasabi natin kanina na column dapat, no? Column, tapos select data, and then
add tayo, this is rainfall. Inches. Ay, hindi. Range pala yun, di title. Select ka ng range. Ito yung time. And then, palitan na natin yan mamaya. And then, you have gauge rainfall. Yan. You have rainfall in inches. Okay, so makikita nyo dito, ito yung tinatawag natin na hydrograph or yung graphical representation ng ating rainfall data. So, compared kasi sa pag nakatabulate yung data mo, mahirap mong ma-visualize kung saan yung lumakas yung ulan or kailan siya humina, gano'n, no? Dito, ang compare dito sa pag na nalagay mo na siya sa graph, mas mabilis mo na siyang makita na at this particular time, mataas yung recorded na rainfall. So, ibig sabihin, malakas yung ulan sa time na to. Dito naman, medyo mas humina na. So, ito yung trend valley ng rainfall mo. Lumakas, humina, lumakas, humina, lumakas. Tapos, ito yung pinakamalakas, humina ulit konti. Tapos, lumakas naman hanggang sa tuloy na siyang humina dito, no? Meron din tayong dadagdag pa na data. Yung cumulative naman, no? Dadagdag natin yung cumulative na rainfall. Medyo mabagal yung laptop natin ngayon kahit konti lang yung nakabukas. So, same pa rin na range ng X natin. Bali, pag select ng range natin, pwede yung i-click lang tapos si press nyo lang ang Ctrl-Shift ng keyboard tapos down para ma-highlight na niya lahat. Ctrl-Shift down. Ito naman yung cumulative naman. No? Yan. So, kung mapapansin nyo, ganito yung magiging graph ng cumulative. Ayan. Anyway, iibahin natin yung chart type. Usually kasi yung cumulative naka-line yan. Ayan, di na siya nadagdag yata. No? Nadagdag ba? Hindi pala nadagdag yung kanina. Okay, so balikan lang natin. Mag-add lang tayo ng isa pang series. Bale, ngayon yung cumulative naman. Hindi pala natin nadagdag. Okay? So, Ctrl-Shift down. Ito naman ay Ctrl-Shift down. Oops, mali. Dapat ito. And then, yung Y natin is Ctrl-Shift down. Yan. Tapos, okay. And then, okay ulit. Na-cancel pala natin yata yung kanina. And then, okay ulit. So, yan. Yun yung cumulative. Pero, usually, pag cumulative na graph, nire-represent natin yan gamit yung line graph. No? So, iibahin lang natin yung chart type. Dito tayo sa combo. Meron line tsaka, ano dyan, no? Line tsaka bar graph. So, yung blue natin is naka-clustered column. Tapos, naka-line naman yung orange. Okay? Yan. So, yan dapat. And then, para mas makita mo yung, mas makita pa natin ulit yung rainfall, ang ginagawa natin dito, ginagawa natin siyang secondary. No? Ito pala dapat. Secondary axis, yan. Tapos, nakikita nyo ba? And then, pwede natin ibahin actually yung ano nito, no? Legend. Ito ay pwede natin i-lakayan para makita. Ito naman pwede i-lakayan. And then ito. Bale, nangyayari dito, ito yung axis nung orange. Ito, no? Palitan natin. Lagyan kami natin orange. Ito naman yung axis ng rainfall, which is blue. Yan, para hindi malito, no? So, pinaka-highest na, ano natin, somewhere 0.70 something, di ba? 0.78 yata nandito na. So,
gauge rainfall, ang highest natin is 0.78 inches. So somewhere dito, ito yun, no? 0.78. Nakita naman dyan pag i-hover natin, meron dyan 0.78. Ito naman yung axis ng orange. Ibig sabihin, ang values nito ay based dito. Pwede din natin ibahin yung labels. Gawin nating interval of 4 para maging per hour. Ayan, tapos number. Ay, hindi, no? Dito pala dapat yan sa edit. Punta tayo select data. And then, punta tayo sa edit. Ito naman, para ma-specify lang kung ano yung dapat label. So, edit lang, tapos okay. Tapos, mababago na yung labels natin dito sa baba. Hintay lang konti. Tapos, bayan ulit natin dito sa labels. Teka lang. Bago ba? Dapat 15 na, no? Ah, ito pala dapat. So, hindi na i-click. Nagahang yung ating, ayan, ito pala. So, ito dapat ay naka 15 minutes din. Dapat pareho silang dalawa. Okay? So, ang ginawa lang natin, binago lang natin dito yung labels, no, para mas swak siya dito sa given ano natin. So, dapat pareho silang dalawa kasi parehong time na yung reference. So, edit lang tapos select yung ano. So, bali dito makikita natin na dadagdag muna tayo ng yan, axis titles. So, we have ito ay time in minutes. Ayan, para makikita. And then, ito naman ay rainfall inches. Or, ito ay cumulative rainfall. Ito naman ay rainfall lang. In inches. Okay, yan. So, ito. Mas mabilis na nating ma-represent yung tabulated na data natin. So, ito talaga yung madalas na ginagawa natin para ma-represent ng maayos at ma-visualize ng maayos yung rainfall. Anong relationship ng ating graphs? Kung napapansin nyo dito sa line graph natin, yung cumulative na rainfall, kung saan yung medyo steeper yung slope, dun yung mataas yung increase ng precipitation, di ba? So, ito, somewhere dito, tsaka somewhere dito, ito yung mataas yung increase ng precipitation. Or dito yung mga times na lumakas yung ulan. So, yung dalawang times na yan, dito makikita din yan sa cumulative na graph na ito yung steeper yung slope. So, yan, ganun yung pagtingin ng graphical na representation ng rainfall. Instead na hahanapin mo dito yung mga maximum na rainfall, kung kailan siya lumakas, kailan siya humina, mas mabilis na dito mo siya i-visualize na para kita mo agad na ganito yung behavior na. And yun. Dito naman sa medyo flat na yung slope, sabihin, wala nang masyadong changes ng rainfall mo. And then, mas mahina na siya. Dito din. So, basta ganun lang, no? Steeper slopes, represent yung increase, abrupt na increase ng rainfall. And then, yung bars naman, ito yung rainfall amount natin per time interval. So, ito naman time natin dito sa baba, naka minutes. So, ito 60. So, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, 5 hours. Ito ay hanggang 11th na hour. Okay? So, makikita natin dito, ang pinakamalakas na rainfall intensity is 3.12, which is 240. That's around 4 o'clock.
Ganun. So, ika-apat na oras. Ayan. So, yun lang, no? Yun lang yung pag-represent ng rainfall. And then, pag-download, kaya nang sabi ko kanina, pwede nyo yung i-highlight to, tapos Ctrl-C, and then, kunwari, dito natin i-paste. Yan. So, mapipaste na yan yung time. Ito yung rainfall. Ito naman yung, ano ba yung data kanina? This is water level, and then cumulative rainfall. Okay? So, ganun lang. Pwede lang copy-paste. Pwede tayong mag-explore pa ng ibang, explore tayo ng iba pang data. For example, you have, dito tayo sa Pigsagaan. Kailangan lang may internet connection lagi na para ito. So, rainfall naman yung sa kanya. Wala na siyang ibang data. Walang water level. And then, ito naman, CDO Bridge. View data. Yan, so, and then, per 100. Ito, may ito may value ng data na. No? So, dated ano to, no? February 22. 3 a.m. So, ibig sabihin, dito sa bridge na to, CDO Bridge, Cagayan de Oro City. So, merong sensor dyan sa Cagayan de Oro Bridge. Hindi ko lang alam kung sa highway to or sa Isalina, no? Pero, base sa data dito, merong ulan last, kanina alas 2 na madaling araw. Alauna, alas 2, and then alas 3. Merong rainfall tayo na measured. So, yan. Yan yung mga data na pwede natin magamit dito sa local natin na source. Yan. So, I think yun na yun para sa preparation, download and preparation of precipitation data. Especially, no, dito sa atin local na data. So, ayun, I think meron kayong, I hope na may, yun, may natutunan kayo dito. And then, explore lang kayo dito, no, kung gusto nyo magamit ng data dito in the future. By the way, pwede din pala kayong humingi ng data din sa PAGASA, no? Nabibigay sila ng data for free. So, based on my experience, sa PAGASA, merong, pwede kang makakuha ng data na daily. Dalawang paraan yata, no? Ang first is libre, at tatlong paraan pala, no? Dalawang libre tsaka isang magbabayad ka, no? Sa dalawang libre, ang first na option mo is puntahan mo dun sa mismong office nila. For example, Cagayan de Oro City, punta ka ng Mulugan. Last time, ang experience ko ay nasa sa Science Garden ako, nasa Quezon City. So, first option is doon mo kopyahin sa kanila, no? Sa hard copy nila na database. Kopyahin mo isa-isa daily. Yun yung libre. No? So, kung meron kang medyo mahabang duration ng data na gusto, kunwari, 5 years, 10 years. So, kung gusto mong makalibre ng data, kailangan mong pumunta din sa office sila, kopyahin mo isa-isa daily. No? So, hindi lang precipitation, gusto mo ba ng temperature or humidity or kung ano pa, no? Yun yung first option. Punta ka at kopyahin mo. Punta sa office nila at kopyahin mo yung data nila. Mano-mano, no? Second option mo is makipag memorandum of agreement ka sa PAGASA. So, may MOA. And then, yung laman ng MOA na yun, yung mga conditions na para makalibre ka, kailangan mong i-credit or yun, isali mo sa acknowledgement si PAGASA na doon galing yung data, ganun. Kailangan mo siyang i-cite, no, na yun yung source mo ng data mo. And then, yun yung first condition. Second condition is that magbibigay ka ng copy mo ng project mo, yung research mo, pagkatapos mong gawin yung project mo. Pag natapos na, ganun-ganun, and then magbibigay ka sa kanila ng copy, no. Yun, parang compliment kasi nagumamit ka ng data nila. And third condition is kailangan yung nakuha mong data, dun mo lang gagamitin sa project mo. So, hindi mo na siya pwedeng gamitin sa ibang projects na. So, yun lang yung base experience ko. Yun yung tatlong conditions para makalibre ka. So, ang ibibigay nila sa iyo, pag nakipag-MOA ka, soft copy, naka-Excel file. So, mas mabilis, hindi ka nakukopya dun sa office nila. Mas mabilis na. Kaya lang, kailangan mo sundin yung three conditions na na-mention ko earlier. No? So, yun yung dalawang methods na free. Ang third method naman is magbayad ka, no? Especially kung hindi ka... by the way, yung libre pala,
usually na ibibigay yun sa mga students. No? So, yung mga students na gustong gumamit ng data ng PAGASA, yun yung options na libre. No? But, libre actually yung mga students. Usually, nagbabayad yung mga commercial na gamit ng data. For example, merong project na ganito, gagawa ng dam, for example, sa isang area na to, tapos sa private company yung gagawa. So, bibili sila ng data from PAGASA. Yun yung mga, yun yung yun ang basic experience ko na yun na-explain sa akin nung taga-PAGASA din last time. So, anyway, nagbibigay sila ng free, yun lang. So, maraming options sa pwede kayo makakuha ng data. Yun, PAGASA, tsaka ito, no? Itong PSFMonasty. Actually, meron pang itong repository na website dati, yung DOST-ASTI, yung repo.psci.grid.gov.ph. Pero, tinry kong pasukin ulit yung website na yun. Yun kasi naka text file yung data na. So, pwede mong i-download lang, hindi ka na mag-copy-paste. Dati kasi, ang website na ito, yung portal na ito, hindi siya pwedeng i-copy-paste. So, kailangan mo din siyang imano-mano ng copy. That's why, yung pinagkukunan namin ng data is yung repository na website ng FMonasty na pwede mong i-download agad yung data na text file. So, ganun lang, no? Mas okay ngayon na bago na, pwede nang i-copy-paste yung data na andito, no? So, hindi na mano-mano yung pag-copy. So, yun lang, no? PAGASA tsaka DOST na data pwedeng gamitin, which is free online. Yun, tsaka graph lang sa Excel para mas ma-visualize mo yung data. So, yun lang para sa lesson na to, and salamat ulit sa pakikinig at panonood. See you again sa next na video.